Ito yung tinatawag ko na hypocrisy ng mga dilawan. Puna ng puna sila tungkol sa tinatawag ng mga troll farms ng Duterte administration na sa totoo naman ay mga totoong tao yun. Yung milyon-milyon na talagang nagdidepensa, naninindigan para po na ipagtanggol yung pangalan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at magpakig-away sa mga bumabatiko sa kanya, itong mga oposisyon na wala nang ginagawa kundi maghanap ng mga butas, maggawa-gawa ng mga kala mo'y mga malalaking kamalian o pagkakasada sa bahagi ng Duterte administration. Hirap na hirap pa rin sila at ayaw na tanggapin na talaga pong 90% ng taong bayan ngayon ay solid na pro-Duterte. At yun nga po ay marami ngayon ang naglalabasan at nagsasabi na tinatawag nilang sarili nila katulad ko na mga DDS troll. Subalit ngayon natuklasan na ito palang mga PR managers ni Lenny Robredo ay gumawa ng isang kabalastugan, isang paninira sa kinabukasan ng kabataan dahil tinuturuan nila na maging corrupt, na sa murang edad pa lang ay nabinibigyan ng malalaking halaga ng pera upang ipaliko o lumiko yung takbo ng kanilang mga isip at sa halip na magawa lang ng mga content para magpatawa upang magbigay ng katawaan sa pamagitan po ng TikTok, ginagamit na sila ngayon ng Lenny Robredo movement para magpakalat ng mga kasinungalingan na hashtag Mama Lenny na yung ibinibenta nila sa taong bayan ngayon na si Lenny Robredo ay dapat tignan ng taong bayan na ina ng buong bansa. Naku po na bulgar. Dahil may isang bata na inaluka nila ng 15,000 para gumawa ng content para kay Lenny Robredo. Umanga dahil maprinsipyo at kahanga-hanga ang prinsipyo ng batang ito. Ito po siya. Good morning po sa inyo lahat. Gusto ko lang po share sa inyo na may dumating pong financial opportunity sa akin. Guys, okay yung talent fee, nasa 15,000. But the thing is, kailangan ko gumawa ng promotional video for this certain politician, which is hindi ko kayang gawin. Just because marami akong nababasang negative comments about this politician. Like sa pagkakaalam ko ngayon, wala pa siyang nagagawang solidong proyekto para sa mga laylayan ng bayan. Kaya, pasensya na po sa nag-over sa akin dito, sa nag-offer sa akin. Your cash is good, but my political stand is not for sale. For entertainment lang naman po yung purpose ng mga videos ko dito sa TikTok, and there is no any political agenda. Kaya, please lang po, huwag niyo po kaming gamiting mga kabataan para sa inyong agenda this coming election. Kasi kung gusto po kayo ng tao, ay iboboto po kayo. At kung hindi naman po, edi sorry po kung ganun. At sa aking mga kapwa kabataan, tindig kabataan, nasa atin yung pag-asa ng bayan. Huwag nating ipagpalit sa ilang pirasong perang papel para sa ating kinabukasan.